Welcome to my YouTube channel. Kung bago pa lang po kayo sa YouTube channel ko, sana panoorin niyo po yung mga video ko. Saka sana magandaan po kayo sa mga video ko ng mga winter. At saka huwag niyo din kalimutan mag-subscribe. At saka mag-like na din. At saka i-click na din yung notification bell para ma-update po kayo sa mga video ko. Eh mga mentor, may special shoutout ako kay Opinay BMX. Salamat sa iyo. Thank you kay Opinay BMX. Sana i-subscribe. Subscribe niyo po siya sa YouTube channel niya Opinay BMX at saka panoorin niyo po rin yung mga video niya. Thank you sa kanya kay Opinay BMX at saka kay Bibsy Bangkilanoy. Salamat po. Salamat sa kanya din at saka kay Lemuel Banyamugan at saka mga yung mga kasama niya at saka sinasakyan nilang barko na Fortune C Carrie. Ayan po. Thank you sa inyo. At saka kay Architect Janelting. Salamat po sa iyo dahil kahit nasa trabaho kami, nagbablog kami, okay lang sa'yo, tingin sa'yo, at saka kay Aljun Putane, yan po, si Aljun Putane, salamat po sa kanya, kasi siya din yung director sa akin, at saka sa inyo na rin mga kapintor, thank you, kasi nandyan kayo, sumusuporta sa akin, sa inyo na, thank you talaga. Ayan mga kapintor, may tuturo naman ako sa inyo ngayon, kung paano mag-pintura ng ulan na tagal masira at saka tagal makupas paano gawin yan mga kapintor ang bago natin ituro sa inyo at siyempre ang mga natin gamitin ay ito ang gagamitin natin liha number 80 kung bibili kayo po ng liha sa hardware piliin nyo number 80 para ito yung liha sa wall yan. Simulan natin magliha bago tayo magkulay. Liha muna tayo. Siyempre, kung magliha kayo, sumayaw muna kayo na ganyan. Na ganyan. Para maganahan kayo magliha at saka ganahan din kayo magtrabaho. Siyempre, dito lang yung pagliha. Ganyan. Pagayan yung magliha tayo. Ganyan. 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 Baba. Saka pataas. Ganyan lang mga kapit ko. Ganyan. At saka huwag niyong kalimutan mag pagmas kasi mahalaga po ito. Wala lang ako, hindi na ako nagmamas kasi yung mahalaga po kaya na sa akin. Nagpulaan na sa ako. Yan lang mga kapintor, yan. Iyan nyo lang. Huwagan nyo. Iramdaman nyo kung saan na yung mga kulimihaan. Ganyan, nabuntot. Ganyan. Iyan nyo. Yan lang yung mga kapintor, yan. Sabay. Yan lang mga kapintor. Yan lang. Ganito, walang masilya, pwede lang din kulayan, pero lihaan nyo pa rin. Mamaya-maya mga kapintor, tapos kung magliha, pakita ko naman sa inyo kung paano mag-primer bago magkulay. Siyempre, magpa-primer muna tayo bago magkulay. Siyempre, lihaan ko muna ito mga kapintor. Yan. Tapos kung maglihaan ito, pakita ko naman sa inyo kung paano mag-primer. Yan. Ayan mga kapintor, tapos ito natin malihaan. Yan. Inis na, sarap na hawakan, yan mga kapintor. Bago pa natin ito, yung kukulayan, kung natin gamitin, ito yung lagi yung natal, kung natin gamitin is ito, primer. Yan, primer. Ito yung muna natin gagamitin, primer. Yan, at saka, may kapartner ito, reducer. Itong reducer, ito yung ihalo natin sa primer. Kailangan natin malagyan ng reducer para wala yung lapot niya. Yan, nagagyan sa buwan, sa driver yan. Masaruin yung mga kapintor. Ano na, tingin nyo na nga, pwede na mapahin. Pwede na mapahin. At saka yung mga wall yung mga kapintor, may wall kayo na hardiplex or plywood, bago talaga yung pahina ng kulay, magpa-primer talaga kayo kasi yung primer yun ang nagdadala ng bibay ng kulay tsaka matagal masira, matagal mapupas, matagal talaga siya mawala yung kulay hanggang ilang taon pa bago makapagay yung kulay ng mga kapintor. Yan ito, talagyan muna mga kapintor. Simple, muna natin gamitin eh ito. Number 6 na roller. At saka ito, baby roller. Yan.
at saka ras, ang ras. Kung bibiro lang mga kapito, kaya nakita ko sa inyo ito. Kung may bahay ko na may mga sulok na hindi ma, wah, hindi ma tamaan ang tubo kasi medyo masikip. Ito yung gamitin natin mga kapito at saka ras, itong ras. Kailangan ito gamitin din sa mga lato, ganyan. Diyan natin ibabahay din itong ras. Simula na po tayo magkulay sa wall. Ayan, natapos na natin itong mga primer. Ayan. Pero siyempre, kung bago tayo magkukulay mga kapintor, lihaan din muna natin kasi yung primer may may mga dumi yun. Napalitaw. Ayan, ganyan. Lihaan natin mga kapintor para mas mawala talaga yung mga dumi. Ayan, mga kapintor. Ito mga kapintor, mga bato-bato. Ayan lang. Ayan, natapos. Tapos natin bagyan mga kapintor. Ayan, ang gagamitin natin kulay is, yan, ito. Yan ito mga kapintor, yan. Depende sa inyo mga kapintor kung anong brand gagamitin nyo, anong kulay gagamitin nyo. Marami lang yan sa hardware kung anong gamitin nyo, at saka ang gamitin nyo na kulay mga kapintor, latex na semi-gloss or gloss, kasi yung gloss mga kapintor, kapag natuyo na siya, kapag hawakan siya mga kapintor, sa mga may mga kamay na nakahawak, yung mga duming dumikit sa kulay, pwede lang yung pahiran ng kamay ng mga kapintor, at saka siyempre, gamitin tayo ng ruler, ganyan. At saka yung ruler na ginamit natin mga kapintor sa primer, huwag natin gamitin sa kulay kasi hindi yan pwede mga kapintor, maano sila, hindi sila kamats. Siyempre, bili din tayo ng mga kapintor ng para pang kulay natin mga kapintor na ruler, at saka ito, at saka ito, at saka siyempre ito, yung paint brush. Then mga kapintor, mag-isipin na tayo mag-kulay. Mga kapintor, huwag nyo talagang kalimutan mag-primer talaga mga kapintor kapag magkukulay kayo sa bahay ninyo kasi yun talaga ang magdadala ng tibay sa pintura mga kapintor. Yan ang gamit natin kulay, ito yan, ito yung gusto sa architect namin. Yan, depende sa inyo mga kapintor kung anong kulay gusto nyo na gamitin, basta gamitin nyo latex, kung plywood man yan or hardiplex, pwede latex mga kapintor, basta naka primer tayo at saka ang semi-gloss, latex semi-gloss or gloss man mga kapintor. Yan, yan, lagay natin ito mga kapintor. Yan, sinikrikan. Yan, yan lang. Walang ka, ganun din mga kapintor. Sausaw nyo lang dyan. Yan, saka gulong-gulong nyo lang. Yan, at saka imahin nyo dito. Yan, yan. Yan, mga
salamat. Yan. Gulong-gulong yun ang mga pinto, ganyan. Saka kung sa tingin nyo na wala na naman karga yung pan nyo, cooler nyo, kargahan nyo naman. Masyadong ano kapalan mga kapintor kasi yung kulay kapag kapalan masyado pangit tingnan dapat manipis lang mga kapintor manipis. Tapos natin ma-first coat. Hintayin natin matuyo. Saka dublihan na natin mga pintor. Kung gusto nyo kakapal talaga yung pintura, dalawang coat nyo mga pintor. Kung hindi pwede, 3 coat para maganda talaga tingnan. Yan mga kapintor, sana may natutunan po kayo sa video ko ngayon. Saka sana mga kapintor, like na din yung video ko at saka huwag niyo rin kalimutan mag-click sa notification bell para ma-update po kayo sa mga video ko mga kapintor. Salamat sa pagpamanood mga kapintor.